Nagbabalik po ang Taong Bahay. At syempre, interesting na naman yung pag-uusapan natin kasi usong-uso ngayon. Very timely. Dahil sa madalas naka-internet tayo, pero hindi tayo sure kung safe ba tayo online. Kaya in-invite natin si Mr. Dennis Sanchez. Tama ba? Okay. Welcome to Taong Bahay. Thank you. Thank you. Good morning sa'yo. At syempre, maganda pag-usapan to, lalo na yung mga nasa bahay ngayon, na hindi, halos lahat ng panahon lalo na mga kids, kasi walang pasok ngayon. So, yung mga nakatutok sa atin. So, dapat turuan natin sila paano maging safe online. Yes. Anong unang dapat malaman, Dennis? So, first of all, kailangan mo munang i-check kung ano ba yung mga sites na pinapasok mo. Ano? Meron tayong mga usual sites na ginagamit ngayon ng mga tao, which is social networking, like Facebook, Instagram, Twitter. Marami na kasi mga online scam na ginagawa to steal your identity, steal your information, na pwede rin unti-unting gamitin na pang-attack sa ibang tao, like gamitin yung identity mo, tapos padala sa magpadala ng message sa mga friends mo, and sabihin na nasa disgrasya ka, tapos ikaw yun, na kailangan ng tulong, magpadala ng pera sa account mo. Naku. May mga ganun, di ba? And then meron din mga iba naman na they get your information to do the online banking themselves. So, maybe meron kang online account na ginagamit for your bank. Lalo na yung mga mahilig mag-online shoppers. Online shopping yan. They can steal yung information mo about your credit card, your banking details, and then they will use that to do purchases, tapos sa'yo yung bill, syempre. Naku, delikado. Kaya nga kailangan matutunan natin paano maging safe online. Like kanina, Mami Claire, nabanggit niya yung social networking. Ito yung mga karaniwang pinupuntahang site, no? Hindi lang ng mga kataong bahay, lahat halos. Na sabi mo nga, Facebook. Halimbawa, for instance, Facebook, paano malalaman kung hindi safe ang iyong account? So, tignan mo yung URL, yung tinatawag natin sa, kung saan mo tinatype yung facebook.com sa pinakataas. You have that URL section. It write, nakasulat doon kung HTTP ba siya or HTTPS. So, yung HTTP stands for Hypertext Terminal Protocol. Hyperterminal Text Protocol. Ano siya? Ginagamit niya is, doon nagpapadala yung mga messages natin na pupunta sa websites. Now, pag naglagay tayo ng HTTPS naman, secure siya. So it uses a different, sabi natin, ibang passage ng network niya. It uses a different port kasi. Iba yung dinadaanan. Oo, iba yung dinadaanan. And yung mismong packets na dadaan dyan, encrypted. Or in other words, siguro parang secret code. Na kung meron mang taong nakaabang, parang nagwa-wiretap dun sa messages mo, hindi niya mababasa unless he knows how to crack naman yung ano. Which will most probably take some time. Baka taon nang aabutin bago niya makrack. So marami kasi mga kataong bahay natin na hindi naman gaanon techie yan. Ang importante lang to make sure na merong S, meaning secured yung kanilang account. Yun yung isa. Isa pa lang yun. Isa pa lang yun. We can actually check kung encrypted nga by looking at the HTTPS. Or the other one is yung symbol na padlock. You notice that kahit nung sa phone mo or sa, yun nga, sa browser mo, whether you're using yung Internet Explorer or Google Chrome, lalabas sa taas or sa tabi ng URL din mismo, may padlock symbol. You can actually click on the symbol to verify if it's coming from the right source. Kasi pwedeng kinopya lang din. Pwedeng kinopya. So, ang usual na gagawin ng attacks ng mga ano natin, mga cyber criminals or hackers, is gagawa sila ng fake na website. Pag gumawa sila ng fake na website, it will be hard for them to have one yung HTTPS para encrypted. Another one is will be hard for them to kopyahin pati yung verification na padlock symbol. Because it comes from a different provider. Kung kunyari si Facebook, may iba pa siyang provider na taga-bigay, taga-secure ng site niya. Oo. Napanggit niya, gagawa ng fake account. Halimbawa, gusto kong yung fake ni Mami Claire, ilagay ko lang yung picture. Actually, di ba gano'n na mangyayari? Identity theft nga. Pwede yung mangyayari. Ay, naku, akala ko si Mami Claire yun. Pero, actually, hindi pala. Yun yung mga simple lang, pero syempre, mas, ito ba yung madali ba itong, paano to? I mean, paano sabihin ako, paano ko malalaman kung safe or hindi? Yung mga binanggit mo, maaring first time lang narinig nung ating mga kataong bahay. Yung HTTPS na yan. Yung padlock. O yung padlock na yan, they're not even aware. No? Ano pa yung other ways na pwedeng
sabihin, oh, to make sure na ito'y safe account, anong pwede nilang gawin pa? So, kung ang kalaban naman natin is yung ginagawa nila para sa mga impostors, yung ginagaya nila yung account na ibang tao. Oh, tama, posters. Dapat tignan natin kung i-verify din natin kung sila ba yung totoong tao. We can check their friends, you can check their background. Huwag lang basta-basta i-add yung friend. Or maybe you can send them a message first to verify kung siya ba talaga yon. Kung talagang kaibigan mo siya, baka meron kang phone number niya or may email address ka niya, tama. You can verify kung ano, lalo na pag medyo dubious. So, medyo ingat din, no? Sabi nga natin, think before you click. Baka pag nakita mo, uy, request, add friend. Kahit sino na lang, add friend. Pag gusto mo dumami, followers, alam natin, hindi na safe yun, diba? Yung mga halimbawang pupunta sa mga ano tawag dyan? Internet shop. No, halimbawa, yeah, internet shop, o kaya sa mga restaurants, diba, sabihin, uy, dito may free wifi. Is it safe to use that? So, may level lang siya ng safety na ma-assure mo kasi hindi sa'yo yung network. So, gaya ng sinasabi ko kanina, those people who would want to do some sort of wiretapping, parang sinasabi natin, ang ginagamit din ng program dyan is called a sniffer. So, yun yung pwede nang i-install sa network nila or sa mismong computer na gagamitin mo. Now, hindi mo ma-verify kung hindi sa'yo yun, di ba? So, unless naman kung payagan ka nila mag-verify, like installan mo ng antivirus, tapos di ba mukhang malabo yung pa-internet shop. So yun, kung hindi ka, wala ka sa sarili mong computer, wala ka rin sa sarili mong network, then huwag ka naman na, huwag ka naman na magpunta sa mga bangko. Sige lang muna sarili mo. Sige lang muna sarili mo. Pumunta ka doon para kumain, diba? At hindi para makipag sa internet. Anyway, napakaraming very interesting dito kasi I'm sure gusto siyempre ng ating mga kataumbahay na maging safe yung pagmagamit tayo ng internet, diba? O social media, o kung anumang site yung pupuntahan. Ang dami natin pinag-usapin pero mahirap na matandaan lahat. Alam ko, meron kang libro. O, ano nga ba yan? Actually, ito yung libro ko. So, yung title niya is The Mind of the Black Hat. It talks about cyber criminals. And this book, parang binibigyan niya sa atin yung mga common techniques. So, you can even test it by yourself kung talagang hackable ka ba. Or hindi mo ba ginagawa yung safe practices. So, nandun yung listahan ng how to make a right password na mahirap i-crack. How to make sure also kung ikaw ba yung victim ng isang hacker. So, talks about the not just the technical, ano, but also the social responsibilities, pati yung psychological effect, ano, din, effect ng mga ganitong klaseng ano, activities. O kaya pagka ganyan, eh, pwede na nilang, meron ka ring website. Oh, at hindi, ano yun? Safe. Validated. Actually, meron, verified. Ano, meron kaming course na available din sa center namin sa Global Knowledge Philippines. Merong training course to become an IT security professional. So, kasi ano rin ito eh, hindi lang to be secure as a person, but also to help secure companies. Yung mga corporations natin. So, ano, yung mayroon kaming course din na CSCU, which stands for, ano, Certified Secure Computer User, para individually maging secure tayo. Tapos it can go higher naman if you want to become an ethical hacker or mismong security analyst. Ayan, dun sa course din. So yun. There's a thing as ethical hacker. Meron pala ganyan. Okay, pero yan eh. Ibang klase. So guys, meron ako, ano, very important. Once yung account mo na-hack, is there a possibility to retrieve your account? Yun nga pala. Pwede ba? Meron. So marami ng... Malalaman din dito sa librong yan. Meron siya mga details. Meron siya mga details. Or tawagan ka na lang. Tawagan na lang ako. Okay, so nako, alam mo, sabi nga natin, pagka interesting yung ating topics eh. Kulang ang oras. Pero walang aalis sapagkat pwede rin tayong magnegosyo at make sure na safe yan, ha? Dahil ang pag-uusapan naman sa pagbabalik natin, ha? With Miss Roselle Reig, yung tungkol sa pagnegosyo. Yeah. Kaya walang aalis, dyan lang kayo. Babalik po ang Taumbahay.